Ayan, so ito po yung title ng reading natin. Ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo sa pagbabago mo? Ayan, kasi kahapon, yung reading natin kahapon, kung ano yung gusto nila sabihin na hindi nila masabi simula nung nawala ka sa buhay nila. Ayan, ngayon naman, yung reading natin, yung title, ano yung mga sinasabi ng ibang tao o ng mga tao tungkol sa'yo sa pagbabago mo, okay? Ayan, so doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe at nakafollow, please do like, subscribe, and follow. Ayan, sa mga nakafollow na po at nakasubscribe, maraming salamat po sa inyo. Doon po sa mga gusto magpa-personal reading, magpa-private reading, nasa description box po yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. At naka-flash naman po yung number ko dyan. Pwede nyo po akong tawagan anytime, anywhere. Ayan. So, pwede nyo po akong tanungin kung ano po yung gusto nyo kung saan kayo interesado. At meron pa po tayong ibang services na pwedeng gawin. Kung ano man po yung gusto nyo ipagawa. So, available po yan dito. Ayan. So, hindi free yung personal reading o private reading. May bayad po yun. Ayan. So, start na po tayo. Ano yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo sa pagbabago mo? Ayan. Collective energy po tayo. Hindi po tayo pick a card. Ayan. Ayan, sa situation, challenge, advice, and outcome, ano yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo sa pagbabago mo? Ayan, so vice versa po to, vice versa. Maaring ikaw yung main character at maaari din yung other parties ang main character dito. So, alam mo po kung saan ka po nakalagay, kung anong sitwasyon mo. So, basta sinasabi ko po to, vice versa. Kung sino yung main character dito, maring ikaw, maring yung other parties, okay? So, keep in mind na lang po. Ayan, sa situation, ayan. Yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo sa pagbabago mo, no? Sa nakikita ko yung gaya nga sabi ko, vice versa, no? Sa nakikita ko dito, kung dati, family-oriented ka, sa ngayon, hindi ka na ganun. Kumbaga, may lesson ka rin natutunan sa mga mistakes na nangyari sa buhay mo. Kumbaga, ipagpalagay na natin na isa kang maka-Diyos dati, kumbaga, isa kang makatao dati, kung tutuusin, ang tingin sa'yo ng ibang tao, napaka-perfect. Alam mo yun, perfect person ka doon sa babae na pinakasalan mo. So, yun yung tingin nila sa'yo dati. Ikaw yung klase ng tao, babae or lalaki, vice versa. Ikaw yung klase na tao na gusto mong maayos yung pamilya mo before. Kaso, nakalipas yung mga araw, yung mga taon na nagbago ka. Kumbaga yung changes na nangyari sa'yo, kung dating faithful ka, honest ka, loyal ka sa person mo, babae ka man o lalaki, naging cheater ka. Okay? So, may panluloko ako na nakikita dito. Ngayon, nakita ng ibang tao na malaki yung pinagbago mo. So, na-shock sila na hindi nila expected o akalain na ganun ka klase na tao. Yung kumbaga, yung tingin nila sa'yo, napaka-perfect family mo, napaka-perfect na couple kayo, napaka-perfect na personalities, masculine man o feminine, napaka-perfect yung tingnan. Pero, behind the scene, nakikita nila sa'yo na yun nga, kumbaga, nasira na yung tiwala, nasira yung
yung tingin sa iyo ng ibang tao, nasira yung akala nila na honest, loyal, ano ka, faithful ka. Hindi na yun, hindi na ganun ang tingin nila sa iyo. Kumbaga lahat 'yun nasira na. Sa challenges. Kumbaga merong ibang tao na hinuhusgahan ka, pero meron din namang ibang tao na naniniwala sa iyo. Kumbaga both side may side na naniniwala sila sa iyo kung bakit mo nagawa 'yon. Pero yung iba, hindi sila naniniwala o hindi sila pabor na ginawa mo yun. Sa nakikita ko dito, sa Mofew naman, tinakasan yung obligasyon dahil merong nabuntisan. Ayan, sa iba ha, sa iba. So, merong tinakasan yung obligasyon, tinakasan yung babae kasi nabuntisan nung lalaki, tapos hindi pinanagutan yung bata. So, ganun yung nakikita ko. Kasi, hindi sila sigurado kung sa kanila ba yung bata o sila yung tatay ng bata o anak ba talaga nila yon. So, meron akong ganun na nakikitang senaryo. Ngayon, alam nitong babae kung ano yung totoo, pero si masculine, may kutob pero hindi siya sigurado. Kumbaga, kutob niya na hindi kanya yon. Pero hindi siya sure kung totoo yung kutob niya. Kumbaga, doubt siya na kung totoo ba yung kutob niya na hindi ba kanya talaga yung bata o kanya ba talaga yung bata. Sa advice, so nakikita ko dito, yung unang, ano, dun sa situation na binanggit ko kanina, yung regarding dun sa family oriented. So, etong si masculine, na pamilyado, nakikita ko sa kanya na masaya siya noon. Kaya niya pinakasalan nitong si feminine kasi mahal niya. Ayan. Kaso, dumating yung time, yun nga, dumating yung araw, dumating yung panahon na may nagbago. Kumbaga, nakagawa siya ng kasalanan dito sa babae o doon sa lalaki. Kasi may nakikita itong babae na may chance o may possibilities na kapag nakipaghiwalay siya dito kay masculine. Kumbaga ginawa niyang reason yung pagkakasala nitong lalaki. Ngayon, nakakita itong babae ng opportunity sa ibang tao, sa ibang lalaki na magiging maganda yung buhay niya kapag hiniwalayan niya itong si feminine o si masculine. Okay? So, vice versa. Ngayon, so, meron akong nababive dito regarding sa health ninyo. Bukod sa hindi nyo makalimutan yung mga past person ninyo, yung mga exes ninyo, parang gusto nyo pa rin bigyan ng chance yung relationship ninyo na nasira na. Pero ayaw ng pag-usapan. So, yung meron ako nababive dito. Ngayon, nagiging practical na lang kayo sa buhay. Nagpapaka-practical si feminine, nagpapaka-practical itong si masculine. Yung nakikita ko dito, kumbaga, sa pagbabago na yon, yung may tumino, merong nagloko, merong nangaliwa, merong nanloko, merong namera, nakikita ng mga tao yun. Kumbaga, isa sa mga nakarelasyon ninyo, alam na alam yung ginagawa ninyo. Kumbaga, yung pattern na ginagawa ninyo sa kanila, alam nila. Kumbaga, nakukutuban nila kayo. Bago pa kayo lumapit sa isang babae o bago kayo makipagrelasyon sa isang lalaki, alam ninyo kung ano yung intention nila sa'yo. Okay? So, yun yung nakikita ko dito. Yun yung nababive ko dito. So, ngayon, merong question dito sa tanong na to. Yung tanong natin nung una, at ito yung sagot na nilabas niya. So, meron akong nababive na another question dito.
na kung loyal o honest o malinis ba yung intention nitong person na to, kung sino man yung mga person na na-encounter ninyo sa buhay. So, ang tanong, malinis ba yung intention nila sa'yo? Kasi may nakikita ko dito another question. Ayan. Sa tingin ko naman, pass. Ayan. Sa nakikita ko naman, malinis yung intention niya sa'yo. Kumbaga, kinalimutan niya na yung nakaraan. Etong bagong lalaki sa buhay ninyo o bagong babae sa buhay ninyo. Kumbaga, ayaw nilang balikan yung nakaraan. Gusto nilang, ang tag dito, gusto nila natapusin na lahat at mag-move forward sa hinaharap. Yun yung nakikita ko dito. Kumbaga, ayaw na nilang balikan yun. Sa nababibe ko dito, yung other side, gusto pa nila ng communication o pag-usapan ang nakaraan. Pero sa inyo, ayaw nyo na. Kumbaga, some of you, talagang gusto nyo nang tapusin. Wala nang usap-usap. Kumbaga, tapusin na lang. Enough na. Ganun. Kumbaga, ano na to eh, final na talaga yung decision nyo na, well, yung hindi na talaga magbabago yung decision nyo na magkakabalikan. Pa kayo, magkakaayos pa kayo. Magkakaayos kayo, pero hindi yung in a way na magkakabalikan pa kayo na yung feelings ng isa't isa nandudun pa. Sa isip, yes, nandudun pa. Yung sa isip ninyo, nandudun pa. Pero yung feelings na babibe ko dito, wala na talaga. Kumbaga, puno na ng ano eh, ng sakit, ng pasakit, ng trauma, anxiety, yan, depressed, yun yung nababibe ko dito. Kumbaga, talagang as in, hindi makarecover, alam nyo yun. Sa isip, gusto pa, bigyan ng chance, sige. Kumbaga, utak mo na lang yung umaandar eh. Bigyan pa ng chance, ganito, bigyan pa ng chance, ganito, bigyan pa ng chance. Kahit na ilang beses ka pang ulit-ulitin, nalokohin, gusto mong bigyan ng chance. Pero sa nakikita ko ngayon, ayaw nyo na. Some of you, ayaw na. Bagat enough na. Ganon. Pero, yung mga person ninyo, gusto pa ng take two. Kaso, ayaw nyo na. Ganon. Kumbaga, move forward sa hinaharap na hindi nalilingon sa nakaraan. Unlike ito, ibig sabihin, nagbabalik tanong ka pa sa nakaraan. Kumbaga, pinipilit mo yung sarili mo na humahanap ka pa rin ng chance, ng clarity sa past relationship mo. Pero, ito kasi yung naka-up. Ibig sabihin, move forward na at huwag nang babalik. Iyon yung nakikita ko dito. So, another, eto, focus sa kung ano man yung importante sa inyo. Kumbaga, mas, sa nababibe ko kasi dito, mas napopocus kayo ngayon sa bago na plano, kung anong plano ninyo sa buhay, yung nagpaplano kayo, nagbumubuo kayo ulit ng structure. Kumbaga, panibagong relationship, panibagong bahay, panibagong love life, panibago lahat. Yung dating, kumbaga yung dating ano na, guho na, binibigyan nyo pa ng chance. Pero, hindi doon sa old person. Ginagawa nyo to para doon sa bagong person na nasa inyo na, nasa inyong buhay, nakasama nyo ngayon. Na nakikita ko dito na nagtutulungan kayo. At nakikita ko dito na meron ding past mo, nakarelasyon mo, na friend mo na ngayon, nakakatulong mo rin. Kumbaga nakakatulong siya, hindi naman sa financially, some of you, yes, financially, pero yung plano mo sa buhay na mapaayos yung buhay mo,
hindi ka man niya natutulungan regarding sa pera, pero yung support nandiyan. Alam mo yun. Yung suporta niya, yung suporta niya as na may pinagsamahan kayo, nakakatulong siya. Yun yung nakikita ko dito. Kumbaga, okay lang yung nangyari na naghiwalay kayo, okay lang yung nangyari na yung tawag dito na iba na yung mga kasama ninyo sa buhay ngayon, pero nagtutulungan pa rin kayo. Yun yung nababibe ko dito. Nagtutulungan kayo, some of you financially, some of you support, some of you kung ano man yung naitutulong nila sa inyo. Merong ano dito, meron kayo, kumbaga ano kayo eh, ang tawag dito, kumbaga meron kayong nasa dulo ng dila, nakalimutan ko na. Ayan, yung ano ba, yung basta tulungan kayong tatlo diyan. Hindi third party. Walang halong mali siya, okay? Walang halong mali siya. Kumbaga, matured na kayong lahat. Ang iniisip ninyo is yung practical na buhay. Tulungan na lang. Ganon. Wala nang laglagan. Wala nang ano. Tulungan na lang. So, yun yung nakikita ko dito. Kumbaga, wala na yung hinanakit. Ganon. Kumbaga, talagang kinalimutan nyo na gusto nyo nang magkaroon ng peace of mind. At nakikita ko naman dito na nagtutulungan kayong lahat. Yung nagtutulungan kayo. Yan, both side. Ganon. Tulungan. Yun yung nababibe ko dito. Alam kong alam nyo yung sinasabi ko kasi yun yung nakikita ko ngayon dito. Ayan, so another. Ayan, so some of you naman kasi dito maganda yung kinalabasan, ano. Pero dito meron pa rin ayaw talaga ng ano, clarity. Alam mo, lahat hidden, lahat questionable, lahat ano, at dito lahat may sikreto, tinatago, ayaw ipaalam. So yung mga ganun. Kumbaga, doon sa iba, okay yung relationship nila as a friend, as a ex, as a companion na hindi, walang halong mali siya. Some of you naman talagang ayaw nyo na na meron pa kayong na namamagitan sa inyo, ganyan, na kailangan na mag-usap, magkita, ganon. Wala nang ganon. Wala akong nakikitang usap-usap, wala akong nakikita dito na magkikita, wala na akong nakikita dito na magbabalikan. As in, wala na, cut off na. As in, cut off na talaga. Kasi, mas okay pa na wala kang communication doon sa past relationship mo, mas okay pa sa'yo na wag na lang magkita, kahit na social media, ayaw nyo dungawin. Gets nyo ibig ko sabihin? Some of you, hindi ko nila lahat, kasi meron ako nababibe dito na yung mga exes nyo, ayaw nyo na makita, ultimo sa social media, ayaw nyo na makita, ayaw nyo na sila makausap, ayaw nyo na talaga na meron pang sumagi na communication sa inyo, as in cut off na. Ayan, so yun po yung nababibe ko dito. So yun lang lamang po yung ating reading ngayon. Ayan, see you in next vlog. Maraming salamat po doon po sa mga nakasubscribe na. At kung hindi ka pa po nakasubscribe at nakafollow sa channel na to o sa page na to, please do like, subscribe, and follow na rin sa Facebook page. Ayan, so maraming salamat po. Thank you and God bless.